Ang dilim. Guys, ano pa lang? Alauna pa lang ng tanghali. Tingnan niyo, dilim mo. Tingnan niyo naman. So anyway, sobrang lakas lang talaga ng ulan kaya kung ano may narinig yung background noise, pasensya na guys, no. Kailangan ko lang gawin itong video ng ito kasi gusto ko lang ipakita sa inyo itong bagong smartphone ng Vivo. Okay, 9,000 pesos na smartphone. Anong kayang i-offer nito sa atin? Ito ang Vivo Y27. Ito na ba yung hinahanap mong smartphone na may modern design at matibay? Reliable lang performance at camera? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, so simulan na natin agad sa presyo. Ang official price nitong Vivo Y27 dito sa atin ay 8,999 pesos na may 6GB of RAM plus additional 6GB of extended RAM at meron itong 128GB of internal storage. Ang maganda dito guys, expandable siya up to 1TB via microSD card. Game, unbox na natin to. Okay, so ito yung itsura ng box nitong Vivo Y27. Pag open natin dito, makikita na natin agad yung unit. Sa baba nito, andito na yung mga accessories niya. Meron siyang kasamang clear jelly case. Of course, nandiyan yung ating warranty card and yung quick start guide. May kasama itong 44 watts na charging brick. Andiyan din yung kanyang USB-A to Type-C na charging cable. And of course, hindi mawawala dyan ang SIM ejector tool. And basically, yun na yung laman ng box. Check na natin itong Vivo Y27. Okay, so ito na siya. Actually, meron tayong dalawang kulay para dito. Si blue at itong burgundy black na mas prefer ko, no? Mas gusto ko yung colorway na to. Meron itong Starry AG back cover or anti-glare na design. Yung dating ng design nito is para siyang yung pinong-pinong sandpaper, no? Pero kung hahawakan natin siya guys, smooth siya. Magaan lang din yung phone tapos comfortable din siyang hawakan. Nagustuhan ko rin yung design ng camera module nito, no? Kasi meron siyang accent color na may pagka yellow or gold na naging mas elegante pa yung kanyang design. Now, dito sa kanyang left side, wala tayong makikita dito. Malinis siya. And then dito sa may top part, meron siyang SIM tray which is triple card slot siya. Meaning pwede tayong maglagay ng dalawang SIM card at isang micro SD card. Ngayon, dito naman sa right side, nandito rin kanyang volume keys at yung kanyang power button / fingerprint scanner. Then sa pinakababa, meron tayong 3.5mm audio port, yung kanyang microphone, Type-C port for charging of course, and yung kanyang speaker. Para sa kanyang fingerprint scanner, wala akong nakitang problema dito guys. Very snappy, responsive siya. Hindi rin ako nahihirapan abutin yung kanyang power button or yung kanyang fingerprint scanner kasi okay din yung placement nito. Also guys, para sa mga gustong malaman yung protection nitong Vivo Y27, though plastic yung kanyang overall material na ginamit dito, IP54 rated naman itong phone na to. Meaning kahit na maalikabukan nito or matuluan ng tubig. For example na lang yan, bumabagyo, no? So, kunwari, nadatnan tayo sa labas and then gamit natin itong phone na to, nabasa ito ng ulan, don't worry guys kasi protected naman siya. Yun nga lang, syempre dapat punasan din natin siya agad kasi hindi dapat siya pwedeng malubog sa tubig. And one thing na gusto kong i-mention dito is, out of the box meron na rin siyang screen protector. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon ang display nitong Vivo Y27. So, meron itong 6.64-inch Full HD Plus display and as you can see, meron siyang manipis na bezels. Though, dito sa bandang chin, mapapansin natin na medyo makapal siya pero hindi siya ganun kakapal tulad ng ibang mga smartphone na ganito yung price range. For me, okay naman yung color profile ng display nitong Y27. Hindi siya dull, no? Makulay siya, vibrant. And then yung details sa content sa screen, okay naman din siya guys. Clear at maliwanag na din para sa akin. And then good news sa mga mahilig talaga manood ng movies sa Netflix and other streaming platform. And by the way pala guys, natapos ko na yung One Piece live action. Grabe, okay na okay siya. Kaya lang, nakakabitin eh. Kayo ba, nasimulan nyo ba siya? Comment down below kung nagustuhan nyo. Anyway, balik tayo dito. So yun nga, naka-widevine L1 siya, meaning makakapanood tayo dito ng HD. So may enjoy natin dito yung panonood. Puntahan natin na mabilisan yung kanyang display settings. So meron tayo ditong adaptive brightness. Of course, meron pa rin tayo ditong eye protection, yung kanyang light and dark mode. Now, pag-usapan na natin yung performance itong Vivo Y27. Unang-unang gusto kong banggitin sa inyo guys ay yung kanyang battery and charging speed. So para dito sa Y27, meron siyang 5,000 mAh battery at meron siyang 44 watts na fast charging. Added feature na meron tayo dito is yung kanyang nighttime charging protection. Sa feature na to, mapapanatag ka, hindi ka mag-aalala na baka masira yung battery or yung phone mismo kung ikaw yung tipo ng tao na madalas nag-charge ng gabi. Para naman sa chipset ito, meron itong MediaTek Helio G85. Meron siyang 6GB of RAM plus additional na 6GB of extended RAM and 128GB of internal storage. And again guys, expandable siya up to 1TB.
bike. Now, kung ipanlalaro mo itong Vivo Y27, meron tayong tinatawag na Ultra Game Mode at Multiturbo 5.5. Meron itong tinatawag na sidebar or isa itong shortcut tool, no, kapag naglalaro tayo. At kapag na-access natin to guys, meron tayong iba't ibang mode. Meron siyang battery saver mode, meron siyang balance mode, and yung boost performance. May other tools din ito like yung esports mode kung saan pwede natin na i-disable yung notifications, yung mga tumatawag. Pwede natin i-lock yung brightness. Meron itong voice changer kapag gumagamit tayo ng voice chat. Meron siyang built-in screenshot and screen recorder. Then, para naman sa naghahanap ng AnTuTu score nitong Vivo Y27, eto, ito yung result na nakuha natin. Sa pagtest ko naman sa kanya sa gaming, dito sa Mobile Legends guys, meron tayong refresh rate na high. And then sa graphics, meron tayong ultra. Okay naman yung naging performance nito guys. Though sa ibang scene or ibang part, lalo na sa mga clash, mapapansin talaga natin dito yung pagka-lag niya ng konti. Pero when it comes to network, okay naman siya para sa akin. Then pagdating sa COD Mobile sa multiplayer mode, playable din naman siya at hindi masyado nag-init yung phone. And lastly, pag-usapan natin yung camera nitong Vivo Y27. Para sa camera setup nito guys, meron tayong dual camera sa likod. 15 megapixel yung kanyang main camera at meron siyang kasamang 2 megapixel na bokeh camera. Then sa harap, meron tayo ditong 8 megapixel selfie camera. Ito yung mga sample shots na nakuha ko dito sa Vivo Y27. And as you can see, okay naman yung naging result. Vibrant yung kulay, yung details andyan. Kumbaga, ito yung tipo na pwede mo na siyang i-upload agad nang wala nang ka-edit-edit. And then guys, meron din tayo dito ng super night mode, no? So ito yung difference ng naka-on at naka-off yung night mode. Ang maganda dito, hindi lang sa main camera yung may super night mode, pati sa kanyang front camera. Ito naman yung sample video recording sa main camera nito, and I'm shooting 1080p 30fps. Pagdating naman sa video recording sa front camera, ito yung shot na nakuha ko and I'm shooting 1080p 30fps din. And basically guys, that's it for today's video. Yun na po yung review natin dito sa Vivo Y27. So kung naghahanap ka ng affordable smartphone na magagamit mo all day at meron siyang fast charging, camera na kaya makipagsabayan, at performance na pwedeng-pwede pang multitask at casual gaming, eh i-check mo itong Vivo Y27. Sa mga interesado sa phone na to, nag-iwan ako ng link dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice soup!